Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React PH. At ngayon yung pag-uusapan natin ng balitang, bubuong nga daw po ang Los Angeles Clippers ng kanilang sariling bagong Big 4. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang naibalitang dalawang sentro na kukunin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Isa nga mga katrops, ang Los Angeles Clippers sa mga pinakamaswerteng kupunan ngayong offseason, gayong kahit man nga po hindi pa naman nagsisimula ang free agency, ay nakakuha na nga po agad sila ng isang superstar sa katauhan ni John Wall, na inaasahang pipirma na sa kanilang team ng kontrata sa mga susunod na araw. Pero kung akala nyo mga katrops, ay tapos na ang Clippers sa paggawa ng move ngayong offseason, dyan nga po kayo nagkakamali, gayong inaasahan para naman nga po nakukuha pa sila ng bagong manlalaro sa pagbubukas ng free agency market. Sa katunayan, ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita, meron pa nga daw pong isang superstar ang target na lang kunin ngayong offseason sa katauhan ni Mike Conley ng Utah Jazz. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na isa nga po si Mike Conley sa mga manlalaro ng Utah Jazz na balak na lang i-trade ngayong offseason matapos na nakakadismayang kampanya na naman ng kanilang team last season. At once nga po na maging available na ito sa trade market, ay makikipag-agawan nga po sa kanya ang kupunan ng Los Angeles Clippers. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang dalawang bagong sentro na pwedeng gamitin ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po walang masyadong naiambag si Dwight Howard sa kanilang team last season, ay balak na nga po nila na hindi na lamang ito panatilihin sa kanilang lineup. Ibig sabihin mga katrops, kakailanganin na nga po ngayon ang front office ng Los Angeles Lakers na maganap na lamang ng bagong sentro na magpapalakas ng kanilang front court. At base nga po sa nalabas na balita, plano nga daw po nila ngayon na kumuha ng at least dalawang bagong sentro. Isang small ball center at isang traditional na sentro upang sa ganon ay maging flexible ang kanilang lineup. Unang-una na nga po dito mga katrops ay si Blake Griffin ng Brooklyn Nets na naibalita nating kukunin ng Lakers sa pagbubukas ng free agency market. Habang ang pangalawang sentro rin naman nga po na gustong kunin ng Lakers ay ang big man ng Orlando Magic na si Mo Bamba na magiging isa ng ganap na unrestricted free agent. Kaya silang dalawa nga po ang posibleng manguna sa front court ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.